dehydrate, nawawalan tayo ng potassium, nauubusan tayo. Yung potassium level natin bumababa pag tayo tumatakbo, papawisan, nag-gym. So magandang remedy o magandang solusyon ang saging dyan. Kain kayo isang saging. Bago kayo ba, mag-workout kayo, pre-workout nyo, para magkaroon kayo ng lakas, kain kayo ng saging. Ako ginagawa ko yun. Some oats. Ito na yung na-prepare natin ahead of time, yung may honey. So preheat lang natin oven toaster. Ito kakaiba to, di ba? Lagyan natin ng hiling galing honey sa ibabaw. So ito ipapasok lang natin sa oven toaster hanggang siya ay matunaw lang yung keso. Since meron naman ng lutong yung ibabaw, gusto lang natin na ikasal nung keso lahat ng nakalagay sa loob. Tapos lalagyan natin ng pasta sa ibabaw. So oven toaster lang mga kapatid. Just like that. Oh, eto pwede rin ganito ang preparation dyan. Oh. So kung gusto nyo, buo nyo rin siya ilalagay sa oven toaster. Diba? Para pag kinain yung ganyan, parang meron kayong handaan sa bahay, di ba? Pwede nyong siding to sa Aros Alacobano, o hindi lang siya yung basta mong pinritong saging. Eto, in-oven toaster mo, hindi ka gumamit ng mantika. Kasample lang ko pa lang kagat, tikman natin. Para akong nag-agahan, tamang-tama, may lambot yung saging, may saktong tamis, yung pasas niya, parang nalalaban ng konti, yung texture. Tapos yung oats niya, naganda yung texture, nagka-crumble talaga. O, plating na tayo. May 5 minutes na yun. Ganun lang kadali. Kunin na natin to. Alright. Konting pasas sa ibabaw. At hindi lang basta yung Cavendish na saging. O di kaya kundi saba. And just like that, mga kapatid, we are done. Pipirmahan ko lang ng hiling galing honey with our saba crumble. Enjoy! Insta-shot nyo na! Eto na tayo sa hiling sangkap, Tiki Man. Yes! Excited na ako, Doc. 10 pesos lang per serving to? Yes, Doc. Barya lang po sa umaga, sabi nga ng jeep. Ano ka jeep nito? Mas mahal na 2 piso, di ba? Lalarga na yung dila pabalik sa loob ng bibig. May raisins. Yes, may pasas, may keso. Social naman ang saba na to. Saba crumble. Or S-crumble. Kamusta, Doc? Masarap ang parang sinunog na cheese, ah. Matusta, na may oatmeal. Ang inspirasyon ko dito parang apple crumble, Doc. Pero instead na mantanas, saging na saba. Oh, di ba? Social din po ang effect. Pag nilagay nyo sa ganitong container, no? Tapos social din ang lasa. Sabang pinasosyal. Tapos tawag dito, 10 pesos nga lang, Doc. Di ba? Sa itsurang ganyan, akalain mo bang 10 pesos lang? Barya lang. Ang potassium content ng saba ay mataas. Ang iron content nito ay mataas din po. So napakaganda para sa pag-develop, pag-build up ng muscles, no, sa ating katawan. At para sa pasyente natin, yung muscle ng dila. Doc, ba't diba? Yung iba minsan pag parang may hinihimatay, pinapakain ng saging? Pag pinakain ka ng saging at dahil mataas ang potassium content, lalo na ng saba, edit sinestrengthen ang heart muscles. O, diba? Mas magiging maganda ang paghinga. Pag mahina ang puso, saging pa more. Ako, Doc, bago mag-gym dati, nagsasaging na saba ko na nilaga. Tama. Or after. Pwede din. Kasi para sa muscle building. Oh, di ba? Tapos, pag hinaluan nyo pa po ng keso katulad nito, may calcium pa. Di lalong malakas yung mga nag-gym na yan. Para sa buto. O, ang mga bata naman, katulad ng pasyente natin, malilikot. Akala ko tulad ko, bata tulad ko. Yung pasyente hindi, nga pala. Hindi, batang isip ko itong katabi ko. Ay, ang nga pala. Dahil kailangan po alalayan natin ang bones at muscles, no, ng ating mga chikiting. Tama. Di ba? Kailan taon na ba si Kisha, Doc? Naku, 5 years old na ito ngayon. Kaya, essential nga talaga dapat. Sa susunod, mag-aaral na, no, ng grade 1, malapit na. Kaya, magbubuhat ng libro, mabibigat sa mga eskwela ngayon, ang laki ng libro nila eh, di ba? Kaya dapat ay maturuan ng innovation sa pagluto ng mga saba. Hindi lang yung nakagawian na po natin na banana cue, nilagang saba. Minatamis na saba. Yung may yellow tapos may ibak. Di ba usually ganun mo? Oo, ganun lang. Eh, eto po, crumbulin nyo lang. Crumbulin nyo lang. Parang rumbulin nyo lang, crumbulin. At may paalala ka, Chef. Yes, Doc. Kung gusto nyo lang malaman yung recipe, punta lang kayo sa Instagram page namin. Follow nyo kami sa Wellness Chef HG. Tapos, ilike nyo rin po kami at follow sa Facebook.
Pumapalo na po ang ano ang mga followers natin diyan, nasa 100,000 plus na. Kaya join us. Punta po kayo sa Healing Galing Official at punta po kayo sa website po namin www.healinggaling.ph para sa iba't ibang produkto na ginamit po dito tulad ng Healing Galing Honey. Mm-hmm. Mm. Lalong nagpatamis doon sa saging, di ba? Kasi at, gumamit sila ng asukal, Dok, di ba? Parang oo, ang honey po ay mas presko sa katawan. Ito ay hilaw na asukal. Kasi yung mga nilutong asukal, white sugar, brown sugar, muscovado, molasses, mainit na po sa system yon pag niluto na ang sugar. Ang mga pampatamis na presko sa katawan ay honey at yung sariwang halaman ng stevia, no? Ay, gusto ko yun, Dok. Favorite yan. Napakatamis na, maliliit na dahon, di ba? Pag pinapak mo nga, Dok, yung dahon ng stevia, matamis na agad. Mm-hmm. Yun po ay pwedeng ipanghalo sa ating inumin o kaya pwede sa mga recipe na katulad ng ginagawa ni Chef Jeremy. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV Year 2. Mga 2 days po, napansin ko talagang palaki na naman palaki yung pagkahaba ng dila niya po. Pang ilang araw bago nabuo na sobrang haba na ng dila ni Keisha? Nung pang 3 days, napansin ko hanggang baba na po yung haba ng dila niya. Kasi ito ay tinatawag na glossitis hemangioma. Dila na dumaing, sa natural na paraan gumaling. Makinig sa kwento ng kagalingan sa Healing Galing sa TV, Year 2. Isang masarap at budget-friendly na recipe ang tamang magpapatibok sa puso ng ating mga kapatid, Tuna Turner! Mapapakanta ka sa sarap ng luto ni Chef Jeremy sa Healing Galing sa TV, Year 2, Linggo, alas 7 na umaga sa TV5. Isang mahalagang paalala mula kay Dr. E. Laging tingnang mabuti ang tatak ng produktong binibili. Kung walang Healing Galing logo o iba ang itsura nito, huwag po ninyong bilhin dahil peke ang produkto. Tanging sa outlets lamang available ang Healing Galing products at sa official online store sa loob ng aming website. Wala pong Healing Galing products sa mga malls sa supermarkets at hindi rin po ito nilalako kaya huwag magpapaloko. Tiyakin muna kung totoo ang Healing Galing products nyo. Kasama ko na po ngayon ang ating panauhin na si Mrs. Marilu Salgado, ang mama ni Keisha. Happy healing morning, Marilu. Happy healing morning po, doktora. Ang una ko nakita yung goiter mo, yan ang ginagamot natin ngayon, di ba? Pero ang pag-usapan natin ay ang naging problema ni Keisha. Ilan ba ang anak mo? 3 po ang anak ko po. Sa 3, bunso si Keisha? Siya po ang bunso po. Okay. Pero si Keisha lang ang nagkaganyan? Siya lang po ang nagkaganyan po. Yung dalawang anak mo, walang problema wala po sa dila? Wala po. Siguro yung dalawang anak mo, mas masipag uminom ng tubig? Masipag uminom po sila ng tubig. Kasi po mga kapatid, nagsimula nga sa singaw. At hindi lang pala isang singaw eh. Bali, gaano karaming singaw ang ano tumubo po sa bibig o dila? Sa dila po, 4 po yung mga nakita ko na may mga singaw po siya na nakaan. Oh, ang dami naman! Dati ba nagsimula sa isa o sabay-sabay na tumubo ang 4 ano na singaw? Lang, nagsabay-sabay po. Ibig sabihin, Marilu, masyadong mainit ang system nga ni Keisha dahil hindi umiinom ng tubig. Pakikwento mo nga sa kanila kung paano uminom si Keisha. Pag umiinom po siya ng tubig, pakonte-konte lang, yung patak-patak, natikim-tikim lang po siya. Halimbawa nasa baso, dinidikit lang ba yung dinidikit tubig? Dinidikit niya lang po, dinadampi lang, tapos titikman lang. Hindi na po siya iinom ng isang baso po talaga. Ayun. So kung kukwentahin natin, sa isang araw, nakaka-1 glass of water ba siya o wala pa? Dati hindi po siya nakaka-1 glass. Sa kalahati po, mga nasa 1/4 lang po ng tubig na iniinom niya. Oh my goodness. O, tingnan niyo po mga kapatid, mga nanay, no? Dapat chine-check niyo kung nauubos ng bata ang tubig. Kasi nga po, walang ibang panlinis sa katawan ng tao kundi ang tubig. So, 1/4 lang sa baso, ang naiinom po ni Keisha sa loob ng isang araw. Sa loob ng isang araw po. 1 day na po yun na. Okay. So, bad po yun, ha? Kaya ang nangyari sa murang edad niya ay nakaranas ng napakaraming singaw sa dila. At
yun po ang pinagsimulan, kaya namaga ang dila. Dahil ang sumunod na ginawa niya ay ano? Tinuklap niya po yung singaw niya, yung balat sa singaw. Lahat ng singaw niya ay inisa-isa niya. Inisa-isa niya po. Kasi nangangati daw po. Kaya ang ginawa niya, tinuklap niya po yung mga balat-balat. Gano'ng kabilis ang onset ng pagpamamaga ng dila niya? Halimbawa, kahapon niya tinuklap yung mga parang langib ng singaw sa dila niya. Kailan lumaki? Lumaki po yun ang after ng one day na nilagnat siya, kinabukasan. Unti-unti na pong humaba po yung dila niya, tapos namaga na po. Oh, okay. Isa-isahin natin ha. Tinuklap-tuklap niya yung mga langib ng kanyang singaw sa dila, tapos nilagnat na siya kaagad after nilagnat that? Nilagnat na po siya kinabukasan po. Tapos anong ginawa mo nung nilagnat? Ang ginawa ko nun, pinainom po siya ng gamot sa lagnat. Hindi bumaba yung lagnat niya sa pagkakainom niya sa gamot. Tapos napansin ko, unti-unti nang umano po yung dila niya, namamagana na humahaba. Oh, gaano kadalas mo siyang pinainom ng pampababa ng lagnat? Ano po, every 4 hours po. Okay, sa loob ng isang araw? Sa loob po ng isang araw. Kinabukasan, humaba na yung dila? Opo. O agad-agad o unti-unting? Unti-unti po. Mga 2 days po, napansin ko talagang palaki na naman palaki yung pagkahaba ng dila niya po. Pang ilang araw bago nabuo na sobrang haba na ng dila ni Keisha? Nung pang 3 days, napansin ko hanggang baba na po yung haba ng dila niya. Lagpas ng baba pa nga eh. Lagpas na nga po ng baba po niya. Hindi niyan. Ka ba natakot ka agad? Hindi mo ka agad dinala sa ospital? Natakot po kasi nung ano, inoobserbahan ko, ang ginawa ko nung pagkano ko, dinala ko po siya sa ospital. Na-admit, tapos pinas-CT scan, wala hong lumabas sa result ng CT scan. Normal ba? Normal lang po ang nakalagay sa result ng CT scan niya po. Uh-huh. Wala po silang maipaliwanag kung bakit nagkaganon yung dila niya po. Kasi ito ay tinatawag na glossitis hemangioma. Opo. Hindi ba binanggit sa yung ganon? Binanggit rin po na glossitis hemangioma, pero yung glossitis hemangioma nila, hindi daw nila alam kung saan nag-umpisa raw po yun. Hindi nila maipaliwanag. Eh, kung hindi maipaliwanag kung saan ang galing, hindi rin mabibigyan ng gamot. Hindi ano nangyari? Ano lang ho, binigyan siya ng gamot yung pampahupa lang sa pagbiblid ng dila niya. Ah, dahil may kasabay na pagdurugo. Opo, may kasabay na pagdurugo po yung dila niya. Tapos binigyan lang siya ng antibiotic. Tumigil po yung pagdudugo. Tapos after nun, wala na po sila sinabi na kung anong gamot.